Welcome to my YouTube channel. For today's vlog, ay i-share ko po sa inyo kung paano po ako gumagawa ng polygel extension nail. Sa mga nakakilala sa akin nung hindi pa ako nag-start sa YouTube, na palaging nagtatanong kung paano ko daw ba ginagawa ang polygel nails extension sa client ko. Bakit daw manipis yung pagkakagawa ko? Bakit daw wala siyang baku-baku? Bakit daw hindi siya masakit? Bakit daw hindi makapal yung ilalim ng gawa ko? So maraming bakit. So I think it is the right time for you to know about my secrets of doing it. But first, subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong uploads. And paki-like na din and comment down below kung may mga ilan kayong katanungan and share. So guys, what are we waiting for? Let's do this! Ayan na guys, na nakikita nyo hindi pareho yung nails ng client ko guys. So ang gagawin ko, susukatan ko kasi mahaba na yung nails niya guys, so hindi ko siya puputulan. Instead, siya yung gagamitin kong pagpatungan ng polygel. So ang gagawin ko sa nails niya guys, susukatan ko, ikakat ko siya na ayon sa size na gusto niya. Gusto niya is short lang yung haba. Nakadepende kasi yan guys, kung katulad ko kayo na nail tech na gumagawa din ng client, so isusunod mo yun sa size na gusto niya. Pero kung kayo naman yung gumagawa sa sarili niyong nails, is nakadepende din yung sa haba na gusto mo. So next, ikakat ko siya ng nail cutter guys, ng pa-square, kasi kung ano yung gusto mong shape, yun ang ikakat mo. Para hindi ka masyadong mahirapan sa pag-file. Kasi yung client ko guys, gusto niya square, so ang cut ko is square, then file. Ang file din, sa pag-file ko pa lang, ginagawa ko na siyang square para pag naglagay ako ng polygel, hindi na siya masyadong mahirap, hindi nakakainin ng oras sa pagpa-file. Ayan. Naka-square na siya. Tapos, itong maiksi guys, ayan, kakat nyo siya ng pod-pod, medyo sagad. Titirahan nyo lang siya ng konti. Kasi gagamitan natin siya guys ng dual form. Tapos bibilugin natin pag guys, pag isasagad niyo na yung ano, paggagamit kayo ng dual form, kailangan niyo pag-file niyo sa nails, pabilog, tapos siguraduhin niyo na wala na siyang talim sa gilid. Kasi pag may talim na matira, yan yung magiging dahilan kung bakit mabilis magputol ang polygel. Ayan. Square din natin itong hinalaki. Then, itulak natin ang padahan-dahan ng orange wood stick. Magtatanong kayo bakit orange wood stick yung gamit ko? Kasi si orange wood stick guys, safe siya. Hindi siya masakit itulak ng cuticle at saka hindi nasasali ang first layer ng nails. Dahan-dahanin mo lang siya ng tulak. Huwag masyadong mabigat ang kamay para hindi siya masakit. Okay na guys, ang gagawin na natin ngayon is ibabuff na natin siya. Kailangan guys, yung buffer mo na ginagamit is matalim pa para pag binuff mo yung nails, hindi mo kailangan bigatan yung kamay mo para masobrahan mo naman yung pag-buff. Kailangan gaanan mo lang yung kamay mo, tapos aalisin mo lang yung kintab at dulas ng nails mo para pag naglagay ka ng primer, base coat, ng gel polish bago mag-polygel, matibay. Hindi siya mabilis matuklap or hindi siya mabilis umangat. Siguraduhin mo talaga guys na lahat na buff mo, buong corner ng nails. Kailangan wala kang maiwan.
Then, alisan natin ng dust, ng alikabok. Ayan, malinis na. Next step, pupunasan natin siya ng wipes na may alcohol para matanggal yung mga natitirang alikabok. So, ayan. So, itong dalawa, uunahin natin. Ipili tayo ng dual form na naayon ang sukat sa dalawang kuko, sa dalawang daliri ng client ko. Pag nagpili kayo guys ng dual form, siguraduhin nyo na yung dual form na pinili nyo ay saktong-sakto, sukat na sukat sa kuko. Kasi kung napapansin nyo, madalas, bakit pa, ano, mabilis maputol, bakit manipis yung gilid, minsan may basag. Kasi guys, dyan yung nagsisimula pag hindi swak yung napili mong dual form. So, dapat sa dual form pa lang, kasyang-kasya yung nails mo. Or else, pasobrahan mo ng konti yung laki ng dual form. Para balot na balot yung nails mo after. So, yan. Maglalagay na tayo ng prep. Sa prep, trabaho ni prep guys, siya yung maghahanda sa nails mo. Siya yung magpro-protect sa nails mo. Kasi si primer, medyo may katapangan kasi guys. So, ayan. Maglalagay tayo ng primer. Si primer naman, siya yung nagiging dahilan kung bakit madikit si base. Siya yung magpapatibay kay base coat. So, si primer, itong gamit kong brand guys, pag primer, inaano ko siya sa UV LED ng 60 seconds. It depends naman kung anong gamit mong brand. Kung yung gamit mong brand, kung ang ano niya is 30 seconds lang. Itong sa akin, gamit ko is 60 seconds. Nakadepende yun guys sa brand kasi may mga brand ng gel na walang prep, directa primer, base coat, top coat lang, ganun. Ayan. So, okay na. Maglalagay na tayo ngayon ng base coat. Kung itatanong nyo sa akin, guys, Pepper, pwede ba yung ordinary base coat lang tapos ilalagay mo, ay siya yung gagamitin mo pag mag-polygel ka? No. Hindi po pwede. Kailangan po gel base coat talaga. Then, itong base coat guys, asasalang ko siya sa UV LED ng 30 seconds lang. So, ayan na. Ngayon, maglalagay na tayo ng polygel. Panoorin nyo mabuti kung paano ko maglagay ng polygel na walang dual form. Okay. Maglalagay tayo ng solution. Hindi pwedeng walang solution sa polygel. Dapat may solution. Tapos gagamit tayo ng brush. Siguraduhin nyo yung brush nyo guys is palapad. Para mas mabilis guys, pag nagmamadali ako or si client ko, ginagawa ko, dinidirect ako na si Polly paglagay sa nails. Hindi na ako gumagamit ng pusher para ilagay si Polly gel. Ayan. Then tulak mo lang siya dahan-dahan. Ayan. Ipa-flat mo na siya sa nails guys. Susundin mo lang yung shape ng nails mo. Yan, di ba? Hindi na masyadong mahirap kasi yung nails na inano mo, nakasukat na siya, nakasave pa siya. So, madali mo na lang iaano si polygel. Hila konti. Tapos, pag napapansin mo guys, medyo nagtutuyo-tuyo na,
basahin mo na naman ulit yung brush mo ng solution. Para si polygel, hindi siya dumidikit sa brush. Kailangan guys, ingatan mo number 1 yung brush mo na hindi matuyuan ng polygel or hindi maimbakan ng polygel. Kailangan panatilihin mong laging malinis yung brush mo. Kasi sa brush natin nakasalalay guys, para mapabilis yung trabaho natin o yung ginagawa natin o ang paggawa natin ng polygel. Same process lang guys, itutulak lang siya padahan-dahan. Titigan mabuti guys ha kung paano ko siya ginawa para ma-apply nyo sa sarili nyo o kung gusto nyo gumawa ng customer, gusto nyo mandagdag kita, ayan. Isa din to guys sa sekreto ko kung bakit hindi ako makapal gumawa ng polygel. Kasi ini-estimate ko lang yung kapal niya, lalo na pag sariling kuko yung nasa ilalim. Then, wag mo siya guys, wag mo siyang ilalagay sa UV na lahat na lagyan na isa-isa. Bawat lagay mo, kung mabagal ka pa lang or baguhan ka pa lang, bawat lagay mo sa isang nails, itutuyo mo na siya sa UV LED para hindi mag-melt yung polygel, hindi siya gigilid. Kasi pag natuyo yan at nakagilid at nakapatol sa cuticle, pag natuyo yan, masakit. Tsaka mahirapan kayong mag-machine. Kung papansin nyo guys, nilagay ko sa dual form yung polygel, at saka ko ilalapat sa nails. Then, tatanggalin mo yung excess na lumabas sa gilid, then ipa-flat mo yung ilalim. Yan, ipa-flat mo yung ilalim guys para hindi siya baku-baku sa ilalim. Huwag mong bibitawan habang nagtatanggal ka ng excess niya, huwag mo siyang bibitawan kasi pag umangat si polygel, magkaka-bubbles yan pag natuyo mo at hindi mo napansin, nakaangat pala. Magtataka ka na lang paglabas bakit may puti, bakit may bubble sa ilalim. So yan, pag nandyan si Polly sa dual form, ipa-flat mo siya ng unti-unti. Yan. Kailangan lahat ng nalagyan, walang bakante yung gilid. Then ipupush mo siya ng dahan-dahan. So pagkalapat, huwag na talaga siyang bibitawan. Hawakan mo. Pero yung paghawak mo guys, hindi siya masyadong madiin. Slight lang. Para hindi siya masyadong bumaba yung polygel. Yan, tapos tatanggalin mo yung mga excess sa gilid. Then, ang ibabaw. Then, after that, i-UV mo na naman siya ulit. Patutuyuin mo na naman siya sa UV lang. Titingnan mo rin guys minsan akong pantay kasi minsan di natin napapansin na nakatabingi pala yung isa. Nakaturo ka sa ibang way yung isa. Diba? Kailangan tingnan mo talaga guys kung pantay siya. Na. Then, isa'y lalaki na lang. Yung paglagay mo naman ng polygel guys, kailangan estimated mo kung gano'n lang karami yung kailangan mong ilagay, nakakasya lang doon sa nails. Kasi pag nasobrahan nyo guys, sayang.
sayang yung polygel kung nasubrahan nyo. Kaya hanggat maaari, saktuhin nyo lang kung ilan lang yung, kung gano'n lang kadami yung kakasya sa nails na lalagay nyo. Siguraduhin nyo guys ha, bago nyo isasalang sa UV LED, mawala talaga siyang naiwan na nasa gilid ng nails. Kasi guys, pag natuyo, mahirap i-file. Yan. Then, iwa-wipes na natin siya ng alcohol para mawala yung lagkit. Saka natin siya i-file. So, bago tayo mag-file, sukatan muna na, putulan natin yung dalawang, ginamitan natin ng dual form na may kahabaan. Papantayin natin siya ngayon sa iba. Ayan. Then, putulan natin siya guys gamit ang e-file or drill. Huwag mo siyang gagamitan ng nail cutter or cutter. Kasi, maaari siyang mabasag. Ayan. Kung wala ka namang e-file guys, sa bahay mo ka lang gagawa, gamitin mo na lang yung nail file. Yan, tanggalin natin ang likabok, then i-file natin siya. Yan, bago kayo mag-file, yung mga natuyo sa gilid, dandahan yung tila para hindi masakit pag pina-file nyo. Kasi guys, pag may nakadikit na polygel doon sa balat, sa gilid, sa ilalim ng nails, pag file ka lang ng file at di mo yung napansin, akala mo makapal pa, yung pala nasusugatan na yung skin sa ilalim. So much better, bago mo siya i-file, itulak mo muna yung mga nasa gilid. Then, pina-file ko siya ng pi square. Yan. Yan. So, kung katulad kita guys, isa ka rin Meltech, nail technician. So, habang ganyan guys, kasi long process ang polygel. So, para hindi ma-board si client, habang ganyan, kwentuhan mo siya or magkwentuhan kayo. Something like, mag-create ka ng topic na hindi siya ma-board or hindi siya antukin. Kasi pag nakatulog guys, yung client natin, as in, ang hirap mag-file. Ang hirap gumawa kasi minsan nahatak yung kamay, minsan naman naninigas yung kamay, diba? Minsan nakabaliktad na yung kamay, ikaw din na gumagawa, nakabaliktad na din yung ulo. Kaya, kasi ito guys, ang polygel mostly, pag mabilis ka na gumawa nito, nagagawa mo siya ng 1 hour and half. Pero kung baguhan ka pa lang, pinakamababa mo na yung 2 hours. So, nakaka-board talaga siya, guys. So, para hindi masyadong ma-board, tips ko lang din sa inyo, kausap-kausapin nyo rin yung customer nyo. So, habang nagpa-file kayo, tanongin nyo rin siya kung okay lang, kung hindi ba masakit, ganun. Pero kung nag-DIY ka lang naman, sarili mo lang ginawa mo, so, talagang hindi ka aantokin. Kasi,
ikaw yung gumagawa ng sarili mong nails. Ang gusto mo lang naman is matapos mo siya na maganda. So, ayan na guys, pantay na siya. Hindi mo na marirecognize kung saan dyan yung ginagamitan ko ng dual fork at saan naman yung natural nails yung ilalim. O, diba guys? Sana nakapulot kayo ng aral dito guys sa tinuturo ko. Kung nagustuhan niyo naman itong tinuturo ko or mayroon kayong mga ilang katanungan, don't hesitate to comment down below. Babasahin ko po yan at baka mag-vlog ako para masagot ko yung mga tanong niyo. I'm glad to know your thoughts, suggestions, and opinions. Just comment down below guys. Then, kung nagustuhan nyo itong tutorial ko na ito, kung nagustuhan nyo itong pag-share ko sa inyo the way I handle my client with polygel nails, paki-like na lang din, guys. Yan. Diba, kung napapansin nyo sa pagpa-file pa lang, sobrang tagal. Yan. And then, tanggalin natin yung alikabo. So, next step ko guys, pina-file ko naman sa ibabaw, pina-flat ko siya. Yan yung dahilan kung bakit walang umbok ang mga gawa ko. Sa mga nagtatanong sa inyo guys, sa mga nakakilala sa akin, yung palagi nagtatanong bakit, paano ko ginawa, bakit walang umbok sa ibabaw, eto na guys, ang sagot sa mga tanong nyo. Ganito ang ginagawa ko, pina-file ko siya sa ibabaw. Sinishape ko talaga siya na maalis yung mga bukol-bukol. Pero yung pag-file naman guys, kailangan naka-estimate ka lang kasi baka mamaya nasobrahan mo naman ang file, magugulat ka na lang, sobrang nipis na talaga niya or hindi na siya pantay kasi mabilis na siyang maputol. Si polygel guys, medyo sensitive. Pag mabilis siyang mabangga or maipit, mabilis siyang maputol. Kaya, sa ang secret nyo sa pagpapiling, huwag nyo siya masyadong overnipis. Dapat sakto lang. Hindi makapal, hindi rin manipis masyado. Sakto lang. Yan din, titingnan nyo siya guys, side by side, kung pantay talaga yung pagka-file mo. Kasi makikita mo naman yan kung hindi pantay. Yan. Sisilipin mo talaga guys kung wala ka nakalimutan. Din yung pag-file guys, don't forget to file sa ilalim ng nails. Kasi yun ang pinaka-importante. Madalas doon natutuyo yung polygel. Sumisiksik sa may laman ng nails. Masakit yun guys pag natuyo. So, kailangan huwag mong kalimutan na i-file yun. Kailangan tanggalin mo talaga yun.
may ibang gumagawa ng polygel, guys, na hindi na pina-file. Ako kasi, guys, pina-file ko pa. Then, next, ayan, tinatanggal ko na. Pina-flat ko yung ilalim. Yan naman yung sikreto kung bakit hindi makapal yung ilalim ng gawa ko, guys. Ginagamitan ko siya ng e-file. Pina-flat ko siya para hindi siya masakit. Tsaka, hindi mabigat sa pakiramdam. Na parang feeling mo may nakatagan sa nails mo, na parang feeling mo may nakasiksik sa ilalim ng kuko mo palagi. So, yan yung dahilan kung bakit hindi makapal yung ilalim. Yan, i-file mo talaga siya ng may. Pero huwag niyong pasusobrahan, guys, sana. Baka naman nagnipis na masyado yung gitna. Diba? Ipa-flat nyo talaga siya, guys, ng pantay. Ayan. Ayan na. Tapos na. Next step is, pina-flat ko naman yung gilid ng cuticle. Ayan. Yan ang ginagawa ko. Ayan. Pina-flat ko siya. Tinatanggal ko yung mga baku-bako sa ibabaw. Kung ano lang naman, guys, kung wala kayong e-file, wala kayong drill, pag sa bahay lang kayo gagawa ng nails nyo, I suggest, guys, magstay na lang kayo sa nail file. Nail file na lang yung gamitin nyo. Kasi, guys, ang drill, pag hindi nyo rin alam dalhin, may, ano, minsan nakakasugat din siya or bumabaon din siya sa nails. So, kung beginners ka pa lang, gamitin mo na lang muna ang nail file sa pag-flat ng polygel mo. Then, titingnan mo sa gilid kung pantay. Okay. Pag may, ako, guys, may napansin pa kung medyo mahaba. Kaya, iniiksian ko siya ulit. Ayan. Masyado kasi akong perfectionist, guys, pag gumagawa. Tinitingnan ko talaga ng maigi kung talaga bang pantay na pantay siya sa gilid. At ito rin yung dahilan, guys, kung bakit hindi ko muna siya minamanicure bago ako nag-apply ng polygel. Instead, hinuhuli ko yung manicure niya kasi para hindi masugat yung client pag nag-drill na ako. Doon ko lang siya minamanicure, guys, pag tapos na yung polygel ko. Kasi okay lang naman yun eh, kahit ihuli mo na yung pagtanggal ng cuticle. Ang importante, si polygel, hindi siya nakapatong kay cuticle para hindi ka mahirapan magtanggal kay cuticle after. Ito, guys, sarili ko lang way, ha? Yung pag, ano, yung pag ganito. Kasi ang polygel talaga, sa pagkakaalam ko, diretso na siya eh. Pero ito sa akin, mas gusto ko yung dinidrill ko siya sa ibabaw para hulma na hulma talaga yung nails pantay. Pero nasa inyo naman yung option, guys. Kung gusto niyo na wag na lang ganyan, okay lang din naman. Pinapakita ko lang sa inyo, guys, kung paano ako gumawa. Para may idea din kayo kung gusto niyo na ganyan yung pagkagawa, may idea kayo kung paano ginawa. Ano ang kailangan gawin, alam niyo. So, tanggalin natin siya ng ikabok ulit.
Ayan guys, tapos na siya. Imamanicure na natin siya. Before that, ibap mo muna ng para kuminis. Ayan. Kikinisin mo muna siya guys. Then spray alcohol. Ayan, tapos na. So, saka ko siya minamanicure. Saka ko siya tatanggalan ng cuticle. Ito nilalagay ko is cuticle softener ang tawag. Guys, kung nagustuhan niyo tong video ko, guys, don't forget to subscribe. Click the notification para lagi po kayong updated sa mga bago kong uploads. And like, then comment down below about your thoughts, suggestions, or opinions. And share. Maraming maraming salamat, guys! Sana abangan niyo pa yung mga susunod kong video. Marami pa akong ituturo, marami pa akong i-share na alam ko. Saya sana i-subscribe nyo ako at sana laging nyo panoorin ang mga video ko. Yan, pinakita ko na lang din sa inyo guys kung paano ako maglinis ng may polygel. Yan. Hindi ko na siya pinupusher guys. Dinidirekta ko na lang siyang ikat ng nipper. No need to push na kasi na-push mo naman na siya kanina ng orange wood stick bago ka pa naglagay ng polygel. So, ano na yung, yung cuticle mo. May mga client din naman guys na hindi na nagpapatanggal ng cuticle, pero pag nagpapatanggal naman, siguraduhin mo namang malinis para pag nag-apply ka ng gel polish, after maganda siya, malinis. Then after ng manicure guys, i-apply nyo na yung gel color na gusto niya. Hindi mo na siya kailangan lagyan ng primer ulit, base coat, ganyan. Direkta ka na maglagay ng color gel. Ayan na, alcohol line mo na naman siya ulit para mawala yung dulas ni softener. Ayan. Pupunasan mo. Ayan na guys, meron na tayong polygel. Ayan. So, ito na yung guys, yung na-polyfurnish na siya. Meron na siyang polish. Ayan. Tingnan nyo guys kung gaano lang kanipis ang gawa ko. Tsaka pantay. Wala talaga siyang baku-bako. Tsaka wala siyang, at saka manipis lang siya, hindi siya makapal. Ayan. Thank you so much for watching, guys. Sana hanggang sa
susunod kong video. Sana panoorin nyo. Salamat! Bye!